tayo ng live, huwag po kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-hit ang notification bell para update kayo sa upcoming videos and episodes ng Serbisyo Balita Live Online. So, dumako na po tayo ngayon. Dako na tayo sa ating huling bahagi ng ating programa para sa araw na to. Maraming salamat dun sa mga nananatili pa pong nakatutok, nanonood ng live. Ayan. Malay nyo, sa inyong pag-subscribe sa aming channel, magkaroon kayo ng opportunity manalo ng iba't ibang prizes natin. Ayan. Ongoing yan. Every week po. At least 2 to 3 times a week, meron tayong parapol. Unang-una na, siyempre, bago natin malimutan, isa sa mga sponsors natin, si Miss Bell, Ma'am Bell, para sa kanyang Torm Pack Bags. Ayan. Sa mga pinaparapol natin ngayon sa ating subscribe and win promo. Marami na pong nanalo ng ating Torm Pack Bags. At siyempre, upcoming yung ating meron tayong ipaparapol na Torm Luggage. Yung mga pang travel. Malaki yan. Yung Torm Luggage Bags. At siyempre, yung sa mga nanalo ng cellphone loads. Ayan. Okay, yan. Isang magandang umaga dito kay Ma'am Leia. Yan. Ipinapasabi. Hopefully, siguro, sa mga upcoming episodes natin, maimbitahan natin good friend of ours, kailangan natin kaibigan yan, si Mr. Berhel Rapin. Yan. Pangulo ng parang homeowners president at mukhang may activity sa kanilang lugar. Ayan nyo po. At hopefully kapag sumagot sa aming message, malimit busy kaya hindi nakakasagot. Ayan. Okay, so dumako na po tayo sa ating pinagkakaabang-abangan, ang segment ng ating kasama si Miss Laarni Barairo. Ang ating segment for this week, for this episode, ang ating segment na KSP. Panoorin niyo po. Sa isa namang episode ng KSP na kung saan kikilalanin natin ang isang public figure. Papuay si Rosalina Franco Calairo, dating professor sa University of the Philippines, Los Baños. Ngayon ay retirado na. Itong librong ito, dissertation ko noong 2004, wala akong balak i-publish. Pero marami akong kaibigan sa iba't ibang sektor na sabi, walang history ang kalamba. Kailangan nilang malaman yan. Bakit hindi natin i-publish? Eh, saka uulit nila nakaraan ng maraming taon. Tumayag na ako. Ngayon. Ang history hindi na luluma. Eh, kaya nga history. Luma na yan. Pero, ano kailangan natin malaman? Dahil yung luma, pupunta tayo dyan sa luma. Hindi ka pares ng ibang subject na yung present ang mas mahalaga. Ang history mas mahalaga yung nakaraan. So ngayon, yan ang hamak na contribution ko sa kaalamang tungkol sa kalamba. At itong libro ito ay ang launching price daw, kasi hindi ako nakikialam dun eh. Ang launching price daw ay $350. Sabi ko, hindi ba masyado mahal yun? Eh, hindi na eka, sabi ng mga judges. Hindi na eka. Baka nga sa ibang lugar, mas mataas pa yan. Kayang-kaya yan ng mga tao ngayon. Ano na ba yung $350? Kapalit nung kaalaman. So ngayon, singka o bahala kayo. Yan po ang konting contribution ko sa kalamba. At
sa mga Pilipino na pangkalahatan. Okay. So, kayo po yung author ng librong From Village to City. Okay. So, could you give us a little insight of what the book is about? Village is rural. City is urban. Village is agricultural. City is industrial. So, the main point in the book is that I wanted to trace the economic history of Calamba from the time it was a visita during the Spanish period until it became a city in 2001. So what inspired you to write this book? I was teaching then at the UPLB, the Sociology Department. Then I was residing in Novaliches, working in College Laguna. So it was a distance of about 90 kilometers. Every day I commuted, and that is 5 days a week for 25 years. So in 25 years, I took notice of the changes in Calamba, especially in its industrialization. So I asked myself, why is Calamba leading in Laguna? Then I did some small-scale research in Calamba and other towns in Laguna. And I found that Calamba has some indicators that are much better than those of the other towns. Then I read further. So it was really the development is surging. Then I asked myself, why? It came to me, I was teaching urban sociology. It came to me that maybe the geographical location of Calamba and its natural resources had something to do with this fast transformation. And so I tried to find out what must explain this fast development in the economy of Calamba. I made as a the explanatory variables, the geographical location and natural resources of Calamba as one group of factors, and then the people of Calamba as another social factor. So the whole story revolved around that framework. But the book is still very rich in information, aside from its being academic. So information about when was Calamba founded into a pueblo, when did it become a parish, what was the other roles of Calamba aside from having a fast-moving economy. So, as we all know, lalo na sa itong panahon na to ng mga millennials, it seems that history is a forgotten issue or subject among the youth. How can the book help? Lahat tayo maglaban ng millennia past, hinahanap ng tao kung saan siya nagmula. Ngayon, kung taga Calamba ka, hahanapin mo rin saan nagmula ang Calamba. Ngayon, millennials in general would have that longing also. And then, if they were students in schools and universities, this book will be a good reference. It will be a good reference, not only on the economic aspect, but on the social, in the religious aspect. So there are much information that the book can offer to the average millennial and to people in general. Not sure if you know.
po, Vice Mayor Rosicar, ano po ang importance ng libro nito para sa mga taga-Malabar? So, ay po nang sinabi ko kanina, ang mahalaga panahon na maging po tayo ang bayan ng maging lungsod ng 2001 ito po ay magiging giya ng bayan ng ating pamahalaan ating magmamayan tanda po na nakakaroon po tayo ng mga paunlaran at kita-kita naman po yan sa dami ng mga establishments, sa dami po ng mga industriya, sa dami po ng trabaho na nakikita po natin ito sa lungsod ng Kalamba, ay maging giya pa rin po itong libro na ang pagbabago at kaunlaran ay dapat po ay nasusustain po natin at hindi lamang po nasusustain, hindi makita rin po na ang ating ekonomiya dito sa Kalamba ay balanse. No? Ang ibig sabihin po, meron po industrialization, meron po mga pagbabago, pagkaunlad, eh huwag naman natin po pababayaan din. At naandyan pa rin po, yung pagkaunlad pa rin po ng tinatawag nating agricultural sector at yung mga small and medium industries, bigyan din naman po natin ng protection no, sa pagkakitan po ng giya po ng ito. So, effect po ng industriya ay dapat po balanse at wala po na apektuhan at wala po ay sir, bale, itong libro na From Village to City, ano ang importance nito, lalo-lalo na pagdating sa ating mga millennials sa ngayon? Ito pong libro na inilabas natin ngayong araw na ito, itong sinulat ni Dr. Rosario Franco Calayo, From Village to City, ito po ay economic history of Kalamba. Una po, ay wala pa pong ganitong klase ng libro na local history na nakafocus lang sa economics. No? So, ito po yung ihahain sa atin na libro sa mga mababasa. Pero while discussing the economic aspect, we are focusing on Kalamba. At maski po ang ating mga millennials, ang ating mga kabataan, maski kayo po ay mag-research, tumingin sa internet, no, mahihirapan po tayo na bumuo ng isang kasaysayang pang-ekonomiya dahil kung saan-saan po ito makukuha no, ng mga data at hindi karamihan nakikita. Samantalang ating libro ngayon, pinagsama-sama po ito at sinurit. No? Kaya yung libro po ay maliwanag na it packages no, Kalamba History and Economic Development. At maganda po yon sa ating mga Kalambenyo, ang mga kabataan, sapagkat makikita nila yung transformation po ng ating syudad no, mula sa pagiging barangay o village no, noong panahon ng Kastila, no, tapos naging bayan ito nung eventually, at pagkatapos ay ito na, naging from rural, naging industrialized po ang ating syudad. Kaya maganda po ang aklat na basahin at makita ang transformation. Ako po si Dr. Emmanuel Calairo at tayo po yung nagpusige para mailabas ang libro na ang titulo po ay From Village to City, the Economic History of Kalamba, 1571 to 2001. Ito po ay sinulat ni Dr. Rosalina M. Franco Calairo, isa po siyang retiradong guro ng UP Los Baños. Ang aklat po na ito na ating ilunsad ay napakahalaga para ipaliwanag ang kaunlaran ng Kalamba mula noon hanggang ngayon. At ito po ay mabibili dito po sa museo ni Dr. Jose Rizal dito sa Kalamba sa halagang 350 lamang. At sa ganung halaga, makikita ninyo ay napakalit na bagay. Ngunit paintindihan po natin ang transformation ng Kalamba at tuloy lalong lalakas ang ating pride sa ating lungsod. So maraming salamat po. At sana po itang kilikin ninyo ang aklat na ito. Ito na po ang pinakahihintay ninyo. Ang From Village to
2001. Available na po ito sa Museo ni Serizal Calamba. Ito po si Zara Escueta, ang curator ng Museo ni Serizal Calamba. At maaari niyo pong i-avail ang librong ito. Tumawag lang po sa 834-1599 or 0917-533-7198. At ang email address naman po namin ay mjrc@nhcp.gov.ph. Laarni, Barairo, ang para sa isang episode natin ng KSP. See you again. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with okay, ayan. Isa na namang episode ng ating kasama na si Miss Laarni Barairo. Ayan, congratulations for a nice topic for your episode ng KSP. Ayan. Kilalanin si public figure. Ayan. Para doon naman sa mga ating mga viewers, ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po rin kakalimutan, ayan, i-avail yung ating bagong yung bagong launch na libro, yung From Village to City sa panulat ni Dr. Rosalina Calairo. Ayan. Available 'yan dito sa May Museo ni Dr. Jose Rizal. Yan sa Rizal's Shrine, yan sa bahay ni Rizal. Ayan, sa Poblasyon sa Is. Yeah. Poblasyon sa Is sa Calamba City. And